ang pagsisimula ng isang maliit na chicken free range backyard. Kamusta kayo mga ka-intentional? Muli binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw. Welcome back sa aking YouTube channel. Sa mga baguhan dito ay i-discuss natin yung pagsisimula ng aking chicken range farming. Pero maliit lang to, pero marami tayong matututunan dito, kaya tara na. Saan galing ang mga manok mo? Lahat yan, idol, ay galing sa panikitarlak sa kamag-anak ko. At ano-ano ang mga breed nila? Sa ngayon, konti lang naman sila. Meron lang akong tatlong breed dito. Dalawang Dickel Brown, dalawang Native, at saka apat na Black Australorp. Magkano naman po yung bili ninyo bawat isang head ng inyong mga manok? Itong apat na sisiw na to, itong mga Black Australorp nito ay previous lang. Kumbaga, bigay lang to sa akin ng pinsan ko, kaya wala tong bayad, libre lang. Ano naman sir yung kanilang itlog? Well, normal pa rin. Itlog pa rin siya, kaso nga lang color brown. Medyo kakaiba siya sa color white na itlog. At mas masarap siya at mas malinamnam. Ano-ano naman po yung kanilang kinakain o yung pwedeng ipakain na alternatibo bukod dun sa feeds para mas makatipid ka ng pagkain nila? Based or base sa karanasan ko, in my own experience, ang pinapakain ko lang sa kanila is kung merong kaming pinagbalatan ng pakwan, kasi kumakain din kami ng pakwan, ay tatantarin ko yon, tapos ilalagay sa bilao, then ibibilad namin. Pagkatapos na medyo madry ng konti, pinapakain namin doon sa manok. Pwede ring asola, pwedeng malunggay, pwedeng oregano, or something green na alam mo na healthy. Gagayan to, lettuce. Pwede kang magbigay ng lettuce, hiwa-hiwain mo lang yan, tapos ibigay mo na sa kanila. Sobrang gustong-gusto nila ng lettuce. Additional nga pala, isasama ko na rin yung tips at mga techniques kung saan pwedeng kumuha ng lettuce na libre. Pilitin yung maging libre, o kaya naman kung may nagpapabayad is pwede na rin, pero konting-konti lang. So ito yung technique at diskarte. Kung meron kayong kaibigan o kamag-anak sa palengke o mga nagsasam group, pwede nyo silang lapitan at kausapin na yung mga pinagtabasan ng gulay o ng lettuce ay baka pwede na ninyong hingin. So, wala naman sigurong masama doon kung hihingin nyo yun. Unang-una, kukunin nyo na yung kanilang basura. At pangalawa, is nakatulong pa sila sa inyo. So, tapos, pinakamaganda doon, pag nangitlog yung inyong alagang manok, pwede nyo silang bigyan. Para sa ganun, meron din naman silang pakinabang sa'yo. At ang pinakamaganda ron, syempre, nagbibigayan kayo. Itong dalawang Dickel Brown na to ay 500 pesos ang isa. Pinakamura na yon kasi nga nagkaroon ako ng discount dahil nga relatives ko, kaya binigyan niya ako ng discount. Kaya 500 pesos na lang to isa. Kung bibilin mo to sa iba, medyo mamamahal lang kasi siguro. Nang konti, konti lang naman. Kaya thankful na rin dahil binigyan niya ako ng discount. So yon idol, alam mo na yung price nitong Dickel Brown. Meron ka ng idea. Siya nga pala, ibahagi ko na rin sa iyo. Itong mga maliliit kong sisiw na to na Black Australorp, talagang sobrang gustong gusto rin nila yung green lettuce. Sobrang ang lalakas nilang kumain. Pag nag-serve ka sa kanila ng isang batya o isang plangga ng lettuce, grabe, hindi mo na oorasan yun. Ubos sa kanila yun. Kaya ito yung ginagamit kong alternatibong mga pagkain para mas lalo akong makatipid sa kanilang mga feeds. Kasi kung purong feeds yung ipapakain mo sa kanila, is malulugi ka. Talo ka sa kanila. Kasi nga kokonti pa lang sila, hindi pa ganun kalaki yung production. Talagang pang personal consumption pa lang talaga yung purpose ko dito. And at the same time, kung i-bless tayo ni Lord, kung bibiyayaan tayo ng isang farm, ay meron na tayong idea o mga diskarte, technique kung paano pangalagaan o pangasiwaan itong pagmamanukan, no?
Kaya kung ano may yung mga natututunan ko dito ay itinetechnol ko para sa ganun ay meron akong reference kung sakali mang magkaroon ng problema, wag naman sana, pero ina-expect pa rin natin, no? Kaya dahil kasi wala namang perfecto sa pagdating sa pagnenegosyo eh. Kung bago ka pa lang sa vlog ko, pa-subscribe naman at pa-share na rin, pa-comment kung ano yung mga suggestion nyo. I-comment nyo lang dun sa ibaba, sa chat box at sasagutin ko yon. At kung meron naman kayong mga idea na mas maganda pa para sa mga magandong maliit na manukan, open naman ako for suggestion. Mas malaking tulong yon para sa mga beginner na nagmamanukan. Ito naman ay native, ang price nito is 200 pesos ang isa. Nilagay ko sila dito ngayon sa kulungan, ginawang ko sila ng kulungan kasi nga hindi ko sila pwedeng paghaluin. Hindi ko sila pwedeng isama dito sa mga decal brown saka black australorp kasi masyado silang agresibo at masyado silang malilipad. Sa ngayon ay itong mga sisiw ko na to dati, itong mga black australorp na to ay 2 buwan na rin sila sa akin. So 2 months na rin itong mga to, mahigit 2 buwan na rin. Ayan. Ayan, dyan lang sila. Palakad-lakad lang sila dyan, pag-alagala lang sila. Malalakas kumain, saka malalakas yung kanilang pangatawan. Hindi sila maselan. Dito lang sila gumagala, dito lang paikot-ikot yung mga manok na yan. Sobrang liit lang din ng area nila, pero pwede na rin, di ba, kaysa wala. Okay, by the way sir, siguro isang tanong na lang. Bukod dito sa maliit mong pagmamanukan na to, halos ilang piraso lang naman talaga sila, is meron ba talaga silang pakinabang sa'yo? Oo naman, malaki. Gaya nito, pagka nag-harvest ako ng itlog nila, pag nangingitlog yung 2 decal brown ko tuwing umaga, meron na akong pang-almusal, nilalagay ko lang sa refrigerator namin. At malaking bagay din kasi nga, para sa mga bata, hindi mo na kailangan bumili ng brown egg. 2 pa lang yung nangingitlog doon. Paano pa kaya kung nangingitlog na yung lahat na yun, di ba? Mas marami tayong egg. Oo, kaya merong pakinabang kasi nga nag-e-enjoy ka na at nakikinabang ka pa. Tara, maghiwa tayo ngayon ng lettuce dahil magpapakain tayo ngayon ng manok. Samahan niyo ako. Ito ngayon yung prepare nating lettuce at susubukan natin na ipakain dito sa mga alaga nating mga manok. Tingnan niyo sila mga ka-intentional kung paano sila kaganang kumain ng lettuce. At ito yung alternatibo na kapalit ng feeds na binibili ko. Pag meron tayong nakuhang lettuce sa kaibigan natin sa samgyup o sa palengke, ito yung pinapakain ko sa kanila. Tingnan nyo naman, di ba? Magana sila, hindi sila maselan. Tsaka malakas yung pangatawan nila kasi nakakakain sila ng gulay. Parang tao din, pagka kumakain ng gulay, mas malakas ang pangatawan, di ba? So, paano mga ka-intentional, mga kadadi, mga lodi? Hanggang dito na lang muna yung vlog ko at asahan ko yung pag-subscribe mo sa akin, yung pag-suporta mo. At antabayanan mo yung mga i-upload ko pang mga vlog. Kaya stay connected tayo and God bless.